Good morning, people! Na-miss nyo na ba ang paonserye? Noong Thursday ay pumasok yung dalawa naming alaga, yung panganay at yung bunso. Kaso lang hindi ako nakagawa ng paonserye noon. So ngayon ay first paonserye of the year and first paonserye of the Happy week. Happy Sunday pala sa lahat dyan. At dito sa Saudi, mayroong pasok ang Sunday dahil Sunday until Thursday yung school dito. Yung pinaka-weekend naman nila ay Friday and Saturday. So, ang kanilang sandwiches for today ay turkey sandwich. Hiniwa ko lang ng maliliit yung cucumber pickles dahil imimix ko yan ng ketchup at mayonnaise. Club sandwich na sana to kung mayroong egg. Kaso lang yung mga bata ayaw naman ng itlog. Kagabi, meron silang kanya-kanyang request dahil akala nila walang turkey. Nakahabol pabili kagabi. Meron ng turkey kaya ito na yung ginawa ko sa kanila. Gamit kong tinapay ay sliced bread. Tapos tatanggalin natin yung mga brown part, yung edges. Huwag kayong mag-alala dyan sa mga tinanggal ko dahil magagamit pa natin yan as breadcrumbs. At ganito ko naman yan pinapa-air dry. Nilagay ko lang yan sa styro box. Kayo kung ano yung box na pwede nyong ilagay dyan. Pwede nyo na ilagay nyo lang sa tray. Hayaan nyo lang until mag-crispy tapos saka nyo takpan. At uunahan ko na kayo, hindi ako gumagamit ng gloves dito pag nag-prepare na pagkain ng mga bata. Mas maigi kasi yung naghuhugas ng kamay. Nasa gilid lang yung sink at every time na humahawak ako ng food ay naguhugas ng kamay. Nung dumating ako dito, dalawa pa lang yung mga alaga ako at apat na sila ngayon. Until now, ako yung gumagawa ng pagkain nila, lalo na sa mga lunch boxes. At until now, hindi pa naman sila nag-contaminate dahil dito. So, back to sandwiches na nga tayo. So, inasimbol ko na, nilagyan ko na yon ng ginawa nating palaman kanina, yung mayonnaise, ketchup at yung pickles. Nilagyan ko ng lettuce at nilagay ko na yung turkey. Nakalimutan kong nilagay yung cheese dyan, yung sliced cheese. Pero nilagyan ko pa din yan, nahabol ko pa din. Hiniwa ko lang yan ng patriangle, yung isang sandwich, naging apat siya para bite size at hindi siya sila masyadong mahirapan. At nahiwa ko na yan, nakalimutan ko nga yung sliced cheese. Pastilan dolor. Pag may school days dito, gigising ako na mga 6:15, minsan alas 6, paggagahol na sa oras at marami akong gagawin sa kanilang baon. Tatlo lang silang papasok ngayon dahil walang pasok yung pangalawa na may alaga. Ito naman yung kay dalaga at yan naman yung kay basma, yung pink. Tapos yung isa naman yung kay bunso. Iba kasi yung school ng isa naming alaga at hindi pa sila nag-start. Yung kay bunso naman na lunchbox, medyo mababa kaya hinati ko lang yan ng dalawang slice. Para sa kanilang sweets naman ay naglagay ako nitong Oreo biscuits sa dalawang piraso lang para maubos. Request nito ng dalawang maliliit kagabi. At si Basma naman nag-request nitong salted na chips. Sa kanya lang daw yan. At para naman sa kanilang fruits, naglagay ako ng green grapes. Ang dalagang alaga naman at yung bunso, yun nilagyan ko ng grapes dahil si Basma naman ay nag-request nitong mango. At itong mangga, hihiwain ko lang yan ng maliliit na cubes at isiparate ko ng lagayan. Yung dalaga naming alaga, hindi ko makain ng mangga kaya hindi ko siya nilalagyan nito. At dahil sa request ni Basma yan, syempre lalagyan natin yung bunso para patas. Siniparate ko siya ng lagayan para hindi siya mag-spell dyan kasama sa mga sandwich. Yung kanilang school, bawal yung nuts at bawal yung mga chocolates. Pero pagka mga ganito ng mga grades, pwede na makapuslit pero paminsan-minsan lang. Sa nursery, mga kinder talaga, bawal talaga yun. Lalo na yung mga popcorn, mga ganun. Kasi nga, yung mga allergy ng mga bata, mga classmates, baka ma-share nila yung foods, yun yung dahilan kung bakit may bawal. Pero ngayon kasi, yung mga maliliit namin, yung bunso ay grade 2, si Bas naman grade 3, yung isa naman ay grade 10. At ang pangalawa na mga alaga ay mag-grade 7. At yan lahat, ang laman ng lunchboxes nila for today. At naglagay ako ng spoon para sa dalawang maliliit dahil naglagay ako ng mango. Naglagay din ako ng milk para kay Basma at Aziz. Si dalaga ay laging water lang talaga yan. Iiwan niya yung juice or milk pag maglagay ako. Yung dalawang maliliit, nilalagay ko yung lunchbox nila sa lunchbag. Yung dalaga naming alaga talaga ay hindi magdadala ng lunchbag. Iwan ko ba kung bakit. Isusuksok niya lang yan sa kanyang school bag. Nalalamog na yung mga pagkain dahil nga hindi maayos magkalagay. Si Basma naman, hindi naman yan lagi physically papasok sa school. Minsan naman yan online. Lalo na pagka may therapy session or may mga gamutan, mga check-up, mga ganun. Pag first day ng school, yung mga bata dito, hindi mahirap talagang gisingin. Pagka mga isang linggo na nakalipas, sobrang hirap na yung gisingin. At hanggang dito lang muna guys. This is our bouncery of the day. Thank you so much for watching.